Filipino 5, Quarter 2, Week 3, Milk Base. Ang paksaan ng ating aralin sa araw na ito ay gamit ng pandiwa ayon sa panahunan at paggamit ng panguri sa paglalarawan. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang gamit ng pandiwa ayon sa panahunan at paggamit ng panguri sa paglalarawan. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na magagamit mo ng wasto ang pandiwa ayon sa panahunan sa pagsasalaysay tungkol sa kasaysayan. Nagagamit ang panguri sa paglalarawan ng pamayanang kinabibilangan at naitatala ang mga impormasyong mula sa binasang teksto. Ang pandiwa ay may tatlong panahunan. Ang mga ito ay naganap, nagaganap, magaganap. Nagbabago rin ang anyo ng pandiwa ayon sa mga panahunang ito. Ang pandiwang kagaganap pa lamang ay pandiwa o kilos na katatapos pa lamang na gawin. Sa pagbuo ng pandiwang kagaganap pa lamang, ikinakabit ang unlaping ka at inuulit ang unang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, kakaupo pa lamang ng binata nang may marinig siyang tawanan. Ang pandiwang kinabitan ng unlaping ka ay ang salitang kakaupo. Sumunod, nakita ng binata na makalat ang tanimang kalilinis niya lamang kaninang umaga. Ang salitang kinabitan ng unlaping ka ay ang salitang kalilinis. At ang salitang ugat na linis ay inulit ang unang pantig nito. Sumunod, kaalis lamang ng diwata nang magising ang binata. Ang salitang kinabitan ng ka ay ang salitang kaaalis at inulit ang unang pantig ng salitang ugat na alis. Upang lalo ninyong maunawaan ang ating aralin, ay dadako na tayo sa mga pagsasanay. Pagsasanay bilang isa. Piliin ang salitang hindi kaugnay ng ibang mga salita sa bawat pangkat. Isulat ang tamang sagot sa iyong sagutang papel. Para sa unang pangkat ng mga salita, ang mga ito ay kalye, biyahe, kalsada, eskinita. Anong salita ang hindi kaugnay sa ibang salita? Tama, ito ay biyahe. Dahil ang kalye, kalsada at eskinita ay magkakaugnay na salita. Pangalawa, bata, mag-aaral, tindahan, estudyante. Anong salita ang hindi kaugnay sa ibang salita? Tama! Ang salitang ito ay tindahan. Dahil ang bata, mag-aaral at estudyante ay tumutukoy sa tao. Pangatlo, ospital, palengke, paaralan, mag-aaral. Ano ang salitang hindi kaugnay sa ibang salita? Tama! Ang salitang ito ay mag-aaral. Dahil ang ospital, palengke, at paaralan ay tumutukoy sa lugar. Pang-apat, hapunan, pasahero, tricycle, pamasahe. Anong salita ang hindi kaugnay sa ibang salita? Tama! Ang salitang ito ay hapunan. Dahil ang pasahero, tricycle, at pamasahe ay tumutukoy sa transportasyon. At panglima, kita, bunso, trabaho, hanap buhay. Anong salita ang hindi kaugnay sa ibang mga salita? Tama! Ang salitang ito ay bunso. Dahil ang kita,
trabaho, hanap buhay ay tumutukoy sa pamumuhay ng isang tao. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, magbigay ng mga salitang kaugnay ng mga kategorya sa bawat bilang. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Para sa unang bilang, mga gamit sa panulat. Magbigay ng tatlong salita na maaari nating iugnay tungkol sa gamit sa panulat. Maaring ito ay lapis, ballpen, pentel pen. Pangalawang bilang, mga uri ng gulay. Magbigay ng mga salitang kaugnay dito. Tama! Maaring ito ay sitaw, kalabasa, pechay. Pangatlo, mga uri ng hayop na may apat na paa. Magbigay ng mga salitang may kaugnayan dito. Tama! Pwedeng ito ay aso, pusa, baka. Pang-apat, mga uri ng prutas na may mga buto. Magbigay ng mga salita na may kaugnayan dito. Magaling! Maaring ito ay duhat, atis, ubas. At pang-lima, mga ginagamit sa kusina. Magbigay ng mga salitang may kaugnayan dito. Tama! Pwedeng ito ay kalan, kaldero, sangkalan. Dumako naman tayo ngayon sa pagsasanay bilang tatlo. Isulat kung naganap, nagaganap, magaganap o kagaganap ang mga salitang may salungguhit. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Una, kaliligo lamang ni Ate Adela nang mag-brown out. Ang salitang nakasalungguhit ay kaliligo. Anong uri ng panahunan ito? Tama, ito ay kagaganap. Pangalawa, hinabol ni Katrina ang aling nagtitinda ng mangga dahil bibili siya. Ang salitang nakasalungguhit ay bibili. Anong uri ng panahunan ito? Tama, ito ay magaganap. Pangatlo, pinagtawanan ni Marvin ang pamangkin dahil tabingi ang pagkakasuot nito ng sunglasses. Ang salitang nakasalungguhit ay pinagtawanan. Anong uri ng panahunan ito? Tama, ito ay naganap. Pang-apat, magluluto si Aling Inday ng paborito nitong paksiw na bangus. Ang salitang nakasalungguhit ay magluluto. Anong uri ng panahunan ito? Tama, ito ay magaganap. Panglima, kumakatok si Aling Edith at nanghihiram ng plansya. Ang salitang nakasalungguhit ay kumakatok. Anong uri ng panahunan ito? Tama, ito ay nagaganap. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsasanay bilang apat. Hanapin sa hanay B ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Para sa unang bilang sa hanay A, 9 na piso ang pamasahe sa jeep. Ang salitang nakasalungguhit ay pamasahe. Ngayon, hanapin sa hanay B ang kahulugan ng salitang nakasalungguhit. Magaling! Ang kahulugan ng salitang nakasalungguhit ay letter A, bayad sa sasakyan. Pangalawa, lahat kami ay nag-ambag para mabuo ang proyekto. Ang salitang nakasalungguhit ay nag-ambag. Piliin sa hanay B ang kahulugan ng salitang ito. Magaling! Ang kahulugan ng salitang nag-ambag ay letter D, nagbigay ng tulong kasama ang ibang tao. Pangatlo, maliit lamang pala ang halaga ng ating binili, kaya may butal pa. Ang salitang nakasalungguhit ay butal. Piliin sa hanay B ang kahulugan ng salitang ito. Tama! Ang kahulugan ng salitang ito ay
Letter C, sobra sa itinakdang dami. Pang-apat, sabay-sabay kaming kumakain ng pananghalian araw-araw. Ang salitang nakasalungguhit ay pananghalian. Piliin sa hanay B ang kahulugan ng salitang ito. Tama! Ang salitang ito ay Letter E, pagkaing inihahanda at kinakain sa tanghali. At para naman sa bilang lima, noong bata pa siya, may paborito siyang manika na lagi niyang dala. Ang salitang nakasalungguhit ay manika. Anong ibig sabihin nito? Tama! Ito ay Letter B, laruan na mukhang tao. Para naman sa pagsasanay bilang lima, isulat sa iyong sagutang papel ang pandiwang makikita mo sa bawat pangungusap. Una, nagdulot ng malaking baha ang ulan sa buong magdamag. Nasaan ang salitang pandiwa sa pangungusap na ito? Tama! Ang salitang pandiwa ay nagdulot. Pangalawa, lumutang sa tubig baha ang mga plastik at iba pang basura. Hanapin ang salitang pandiwa sa pangungusap na ito. Tama! Ang pandiwa ay lumutang. Pangatlo, ang mga kabahayan ay nalubog sa tubig ulan. Hanapin ang pandiwa sa pangungusap na ito. Tama! Ang salitang pandiwa ay nalubog. Pang-apat, ang mga sasakyan ay naiwan sa lansangan. Hanapin ang salitang pandiwa sa pangungusap na ito. Tama! Ito ay naiwan. Pang-lima, itinutulak ng mga tao ang mga tumitirik na sasakyan upang hindi makaabala sa lansangan. Hanapin ang salitang pandiwa sa pangungusap na ito. Tama! Ang salitang pandiwa ay itinutulak. Pang-anim, isinasakay sa bangka ang mga pangunahing kakailanganin ng mga tao. Hanapin ang pandiwa sa pangungusap na ito. Tama! Ang salitang pandiwa ay isinasakay. Pang-pito, isinasakay ang mga taong may bahay na nalubog sa tubig baha. Hanapin ang pandiwa sa pangungusap na ito. Tama! Ang salitang pandiwa ay isinasakay. Pang-walo, ang pamahalaang bayan ay maghahanap ng lugar na pagdadalhan sa mga tao. Hanapin ang salitang pandiwa sa pangungusap na ito. Tama! Ito ay maghahanap. Pang-siyam, maghahandog ng tulong ang Red Cross. Hanapin ang pandiwa sa pangungusap na ito. Tama! Ito ay maghahandog. At pang-sampu, ang iba't ibang organisasyon ay mangangalap ng pondo upang makatulong sa mga biktima. Hanapin ang salitang pandiwa sa pangungusap na ito. Tama! Ito ay mangangalap. Para naman sa pagsasanay bilang anim, banghayin ang bawat pandiwa ayon sa panahunang naganap at panahunang nagaganap pa lamang. Kopyahin ang chart sa iyong sagutang papel at isulat dito ang sagot. Sa unang column ay ang mga salitang pawatas. Sa pangalawang column, isusulat natin ito sa anyong naganap. At sa pangatlong column, isusulat naman natin ito sa anyong nagaganap. Unang bilang, labas. Naganap, lumabas. Nagaganap, lumalabas. Pangalawa, ligpit. Naganap, niligpit. Nagaganap, nililigpit. Pangatlo, sigaw. Naganap, sumigaw. Nagaganap, sumisigaw. Pang-apat, bukas. Naganap, bumukas. Nagaganap, bumubukas. Panglima, bili. Naganap, bumili. Nagaganap, bumibili.
Pang-anim, sayaw. Naganap, sumayaw. Nagaganap, sumasayaw. Pang-pito, lundag. Naganap, lumundag. Nagaganap, lumulundag. Pang-walo, tago. Naganap, nagtago. Nagaganap, nagtatago. Pang-siyam, alok. Naganap, inalok. Nagaganap, inaalok. At pang-sampu, inom. Naganap, uminom. Nagaganap, umiinom. Ngayon, dumako naman tayo sa pagsasanay bilang pito. Sumulat ng dalawang talata tungkol sa iyong karanasan sa paaralan. Gamitin ang panahuna ng pandiwang naganap o nangyari na. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. At para naman sa pagsasanay bilang walo, puna ng patlang, isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Sa paggamit ko ng panahuna ng pandiwa, isinasaalang-alang ko ang kapanahunan nito. Ito'y ang naganap kung nangyari na. Nagaganap kung kasalukuyang nangyayari. At magaganap kung mangyayari pa ang kilos o galaw. Tandaan! Ang pandiwa ay may tatlong panahunan. Ang mga ito ay naganap, nagaganap, magaganap. Nagbabago rin ang anyo ng pandiwa ayon sa mga panahunang ito. Ang pandiwang kagaganap pa lamang ay pandiwa o kilos na katatapos pa lamang na gawin. Sa pagbuo ng pandiwang kagaganap pa lamang, ikinakabit ang unlaping ka at inuulit ang unang pantig ng salitang ugat. Ayan mga bata, nasagutan niyo ba ang lahat ng mga pagsasanay? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!